CasinoFilipino.ph. Call 526-0337, local 2402-2404. Or check out Casino Filipino on Twitter and Facebook. Capital Broadcasting Center. DZME 1530. Ang Radyo Uno. Natatanging career orientation na tutulong para sa tamang pagpili ng kurso at profesyon. Let's talk about career. Libreng pagbibigay ng on-the-job training sa mga piling profesyon. Makibahagi. Let's talk about career. Okay, nagbabalik po ang Let's Talk About Career. Ito po ulit si Rod Magaru. Yes, and this is Grace Bondad Nicolas. Okay. Yes, Rod, pag-usapan ulit natin yung mga events for next ano week. Para naman oh, itong mga takapakinig natin ay maka-attend at malaman nila itong iba't ibang industriya. Ano ba this coming December 13 kasi, alam mo naman itong Sumanity Group. Sumanity Group actually have 5 theme parks. Mm-hmm. Ito yung Subic Safari, Sucobia, and then Paradiso, Residence Inn, and also Sucre Trails in Bohol. Yeah. So, napakarami lang event. And speaking of events and Sumanity Group, I'd like to say hi and advance happy birthday to Mr. Robert Yupanco. Oh, hello. Happy birthday, yes, this coming December 12. And to give back, you know, for all the blessings na talaga namang napakarami niyang natanggap na biyaya. Bite-bite ka na, Sir. This coming December 13, mamimigay siya sa mga indigent children of gifts. Wow. So, he's inviting also everyone to join him at Subic Safari and Sucobia. Naku, hindi pa ako nakarating dyan. Oh, attend ka na December 13 with all the transport and all, papunta doon at pabalik. Talaga namang, and with him. Yes, yun yes, yung point. Yun that's sa true. Sa mga taga-Subic na malapit sa Subic Safari, pwede silang pumasyal. That's true. And on December 14 naman, the event is the same. Yes. Pero it will happen in Paradiso and in Residence Inn. Doon yun sa may Pampanga. Doon for sure, nakapunta ka na. Kasi nakita ko yung article mo, which is actually, I think, number one sa Google search. If people will Google Paradiso and Residence Inn. So, on the blog ko na yan. Speaking of blog, sige, later on, December 14 yon. And then 14. On December 16, this is actually, I'm very, very honored and pleased to be in Women in Tech. Yeah. This is a group na ginawa ni Janet Toral for women who are galing, not really na kailangan na you have to be in tech. Okay, it's like this. We all using technology right now. Correct. This is actually parang commitment eh, kasi every month, we have a meeting, as in totally, with different, kasi ang members, I think, 250. Oh, ang dami, marami. So, umattend ka, hindi naman compulsory, pero you have the chance to meet this empowered women, as in, pang women talaga. Oh. So, for this coming December 16, another event under Women in Tech will be inside the Adventure Jungle, which is inside Manila Zoo. Ah, okay. Yes, so we're inviting yung mga members itong Women in Tech. So mga babae lang talaga ito. Puro kababaihan talaga. Yung, power, empowerment. Empowerment, that's true. And then on December 17, under Fame Magazine, there will be a bloggers Christmas party and they're expecting like 150 bloggers to be here with different companies na mag-exhibit. Ah, ang galing ha. Siguro titingnan natin. Baka nasa email ko yan, na-overlook ko lang. Oh, you check it. Oh. Kasi as in total, it's open to all bloggers to attend. And actually, Elabram Systems Group and also Adventure Jungle ay sponsor nitong event. Yes, yes. That's why I'm also going there with our different managers. Ayan naman pala. So, nandito ka rin, Grace. Yes. Okay, ang dami nating event next week. May isa pa. I'm so excited. Ano ba yan? Kasi, ano pa kaninang morning kasi, which I also invited Xiao Chua, diba? The historian. Yeah. Very empowered historian. And young, right? I invited him also to join us. So, chine-check lang namin yung kanyang availability. Kasi alam mo ba na meron siyang ilo-launch na book? Ang title is Bonifacio, ang Unang Pangulo. Oh, in line with the Metro Manila Film Festival. Yes, because this coming December 25, movie na siya. Oh. Imagine mo kung sino si Bonifacio dito. I know, na-vlog ko na to. Really? Oo, na-vlog ko na to, kaya aabangan nila yan sa film festival. Yes, so under Xiao Chua, Bonifacio ang Unang Pangulo. Kasi for me, Rod, I'd like to be honest here,
He is really my first president. Really? Bonifacio. Si Bonifacio talaga. Naku, ang dami talagang natin pag-uusapan tungkol dyan. And opening December 25, yeah. As you mentioned, under Metro what? Manila Film Fest. Metro Manila Film Fest. And starring, of course. Starring, of course. Robin Padilla. And ay, no, si Daniel ako. Padilla nandun. Oo, nandun din. Yeah, si that's why I like to get involved talaga. Mm-hmm. Okay, nako. Sige, uunahin natin sa sinihan siguro yan. Yes. Oo. That's andami true. Pa. Pero siguro pag-uusapan natin yung film festival sa mga upcoming ano, manghihingi tayo ng mga news update sa ating mga friends sa producer. But and yes, next week nga pala our next guest to talk about property management. Ating... Yes, director siya ng Jones Lang LaSalle. Ito yung isa sa malaking kumpanya handling property management. Okay, naku, interesting. So ang didiscuss nating industry ay property management. Real and estate pa rin. Real estate pa rin siya, okay. Pero under kasi that, 'di ba napag-usapan natin last time yung property management? Yeah. Kasi si PropRent hindi niya ginagawa 'yon. So under the real estate industry, we're going to discuss about the property management. Okay. Nako, mukhang interesting. At ngayon naman, i-announce natin yung mga job opportunities ng iba't ibang kumpanya. Grace, ano ba yung mga hiring natin? Sino ba yung kumpanya na naghahanap? Na naghahanap right now. I-discuss muna natin para sa ating tagapakinig para may background sila dito kumpanya. Sa mga companies na nangangailangan ng mga trabaho. Mm-hmm. So, we have three right now. Ito nga yung unang-una, itong Elabram Systems Groups. Yeah, pangalawa, we have Victoria Court. And then yung pangatlo, under Sumanity Group. And then under your company. Yeah, CareShare Services, naghahanap sila ng mga financial analyst. Ayan. So, pag-usapan natin yung Elabram Systems Group. Elabram Systems Group, actually, we have three offices abroad. Yeah. We have in Malaysia, Thailand, and also in did I mention Indonesia? Thailand, Indonesia, and Malaysia. Mm-hmm. Okay? The headquarter actually is in Malaysia and nangangailangan kami actually ng iba't ibang trabaho, iba't ibang mga posisyon para sa mga engineers. Okay. So actually, itong Elabram System in the Philippines, we have four business units. We have the Network Planning and Optimization, ito yung tinatawag nating NPO, and then we have BPO, which is big in Indonesia. We have like 4,000 manpower in Indonesia. Dami, yes, and then we have also KPO and the Talent and Acquisition Deployment, which is under Lisa Valdez. Okay. When we say Talent Acquisition Deployment, ito yung recruitment. Ah, so sila talaga yung sa recruitment. Oo, ito yung nagde-deploy din ng mga tao like sa Ericsson. Yeah, yeah, okay. We have 44 engineers inside Ericsson for their shared services. Alright. Oo, so ano-ano ba, Rod, yung mga trabaho? Okay, for the Elabram company, meron silang hinahanap na technical team lead sa power, attending engineer, tama ba? Yes, yes. 2G and 3G RF optimization, installation supervisor, mostly engineering background ang hinahanap nila. No? Mm-hmm. So, SAQ supervisor, CME supervisor, RAN customer project manager, rigger, mobile core broadband, mobile core CS, IMS, IP RAN transport, 3G optimization, and also they're looking for account executive, marketing assistant, at recruitment officer. Siguro yung tumawag sa atin si Cindy kanina, pwede siguro siya mag-apply dito sa HR kasi baka mag-qualify siya. So, but anyway, para sa mga interesado po dun sa mga job na in-announce natin, pwede sila mag-email sa lisa.valdez@elabram.com or kay mariagracia.n@elabram.com. Yes, Rod. Nabanggit mo yung rigger. Ito, actually, ano rigger, may mga certification ito. Ito yung literal na umaakyat sa mga cell sites. Ah, sila yung mga nakikita natin na imaginein mo yun. Kasi hindi natin basta-basta kayang gawin yun. Hindi ka pwedeng basta tumaas doon and you move the antenna. Ito yung ginagawa na rigger. Dapat certified ka. Ano ba yung kinukumpunin nila? Diba cell site ito? Hmm. Yung mga cell sites kasi may mga antenna sa dulo. Okay. So kung yung range niya napaiba because of hangin, diba? Natural. Sila talaga yung umaakyat. Hindi ba pwedeng ako... Diba, nagulo. Pwedeng, okay, ako na lang aakyat para hindi na mag-hire ng mga... Hindi talaga hindi pwede. I thought nga everyone can do that. Pwedeng gawin. Dapat pala certified ka and with the right equipments with you. Yung mga harness. Mm. Oo. Tapos isa pa sa rigger, so ha. When we're talking about rigger, ito yung gumagawa at nagpupunta rin sa iba't ibang lugar. Like, meron kaming like cell site in Papua New Guinea. Because when we're talking about cell sites, it's not only in the Philippines. Yeah, correct. All around the world yan. So, yung isa nating site sa Papua New Guinea,
itong si Rigger naka-helicopter, ibababa ka dito sa cell site kasi wala pang daan. Ganun? Ganun kahirap ang ginagawa ng Rigger. So, parang ibabagsak na ano? Oo, kasi diba... Siyempre, malaki naman ang opportunity at sana. Oo, kasi siyempre naman, itong mga cell sites... Kaba naman yung ibababa ka sa helicopter. Oo, diba yung cell sites usually nasa bundok? Yeah. Usually nasa building. So, kailangan mataas talaga yung point. Eh, wala pang daan. Matakot naman pala yung trabaho na yan. Mahirap, kaya kailangan certified ka. Pero at least dito available sa... May opportunity sa Elabram ng yes, mga ganitong klaseng trabaho. Oo, ayan. Saka itong ang tatlo na hindi naman kailangan ng mga engineers. Yes, itong account executive, marketing assistant, and recruitment officer. Kasi Elabram Systems is getting bigger. Mm-hmm. So talagang kailangan itong nila. Mga sales people na ito, like the account executive. Yeah. And then for the recruitment officer, because we have the talented acquisition deployment, yeah. Kaya kailangan somebody who will source the applicants. Oh, hiring ba ang finance manager dyan? Baka meron. Ay, di ba? Nakikinig pala yung ating mga kasama sa trabaho sa CareShared Services. Okay. Ano pa yung mga job opportunities natin, Grace? Yes. We have sa itong hiring under Victoria Court naman. So, naging guest din natin last time si Melissa Pama, the Assistant HR Manager under Victoria Court. Yes. So, when we say Victoria Court, hindi lang ito yung brand. Meron din sila kasing Best Western Hotel, yes, right? Yes. So, nag-evolve ang Victoria Court. May mga hotels sila. That's true. They have even one in Batangas. Mm-hmm. So, itong hiring nila is for different sites, different hotels nila. Locations. Not only in Victoria Court. Correct. So they have they're looking for what? Yeah, for duty managers in their Manila properties, housekeepers, kitchen helpers, social media coordinator because they're really getting bigger in terms of social media. So siguro talagang kailangan ng mga assistants talaga nito. And then assistant sales manager and training officer. Yes. Nako, ito pala. Saka meron pa assistant sales manager and training officer. That's true. Nahanap din nila yan. Oo, ayan. So, para sa mga interesado po sa job hiring na ito, pwede po silang mag-email sa gracenicolas@yahoo.com. Yes, ayan. So, huwag niyo pong kalimutan, binabanggit din po namin kung saan kayo magpapadala ng inyong resume. Okay, under Elabram Systems, huwag niyo pong kalimutan, lisa.valdez@elabram.com. Mm-hmm. Copy furnish na lang po si mariagracia.n@elabram.com para malaman namin na yung resume ay galing dito sa ating, yes, ating show. At saka ang CareShared Services Center, we are looking for fresh graduates sa mga accountancy and finance. So sa mga gusto po at interesado sa mga fresh graduate, pwede po sila mag-email sa akin at idadirect ko sila sa aming HR manager, rmagaru@care.org. Ulitin ko, rmagaru@care.org. Kasi right now, napakaraming ginagawa sa office and we're looking for finance analysts and accountants. Yes, and under Sumanity Group, na nabanggit natin na they have kanina. 5 theme parks in the Philippines, yeah. Right? Since they're really into, you know, bloggers, online marketing, they need social media managers, ayan. Tatlo. Kailangan nila ng social media managers. Yes, ang kailangan lang po, pwede kayo magpadala ng resume again sa akin, gracenicolas@yahoo.com para po sa endorsement going to Yupanco Building for Sumanity Group. Yun naman pala, so marami talagang hiring at saka, yun nga, ang purpose talaga ng show natin is makapag-provide ng at least an opportunity for people na nakikinig at mga job seekers, fresh graduates, kung meron silang magustuhan dito sa mga ina-announce nating mga opportunities. Yes, and dadami pa yung mga ia-announce natin. Mas marami natin. Pa kasi sa susunod na mga episodes natin, lahat ng mga naging guests natin, kung meron silang mga job opportunities, ibibigay natin lahat sa listeners. Remember from the COO of ProFriends, papadala daw nila sa atin mga openings nila. So, sa lahat ng mga nagpa-plano, nagre-revalidate ng careers nila, maraming pa po kaming job openings na ia-announce dito sa show. That's true. And again, I'm so excited kasi 18 days na lang bago mag-Christmas. Yes, 18 days na lang. Oo, so talagang kailangan nating magkaroon ng trabaho ang ating mga kababayan. Kasi it's very hard naman, wala kang trabaho, magpapasko. Oo, so i-announce natin lahat ng mga job openings. Yes, natin. At sabi nga ni Ma'am Rebecca Bustamante at ni Richard Mills, napakaraming oportunidad para sa atin. Kulang pa siguro yung pag-a-apply natin ng trabaho. Yes. Kaya wala tayong trabaho, parang gano'n. That's why keep sending your resume. Updated resume.
Yes, yung walang kasamang mga irrelevant information. Oh, so ayan, ito yung mga da-discuss natin ngayon. Kailangan, ano ba yung mga napag-usapan natin? Dapat, yung mga format, layout, kung ano yung dapat na purpose, kung bakit ka bakit meron kang resume. Oh, like yung high school yung address or yung school, wag na namang ilagay. Wag na po ilagay. Even the OJT or internship, wag na rin ilagay. Correct. Saka yung mga, kung ano yung dapat nyo i-highlight yun, importante rin yun. Saka, yung nga, average of 2 to 3 pages lang po yung mga resume na dapat nyo gawin para sa sarili nyo. Yes, okay. And now the time is 5:02. It's so fast. Dito sa ating Let's Talk About Career. Maraming salamat sa nakinig. At saka, Grace, natutuwa ako dito kasi ako rin ay educate kung ano man yung mga pinag-uusapan natin. So, mostly career talaga. At sa mga gusto pong mag-guest sa atin, Grace. Yes, sa mga gusto pong mag-guest, huwag po kayong mahiya. Kasi every Saturdays po, meron na kami mga nakahandang guests. At we're inviting everyone, actually, mga different companies, correct, to join us and discuss about career. Sumali po kayo sa aming discussion. Yes, career from your industry and your company also. This is your chance also to discuss kung ano po mga benefits na maibibigay nyo sa ating mga kababayan. Yes, yes. At saka sa lahat ng mga nakikinig sa atin, maraming salamat sa nag-text, sa nag-tweet, sa mga tumawag, at sa mga nanonood online. Yes, and of course, listening right now, my parents from Calawan, Laguna. Hello. To my mom, Remedios Capili Bondad, and to my dad, Josefino Bondad. Oh. Thank you sa walang sawang pakikinig dito sa show. Meron din akong friend na nakikinig, si Attorney Norgs. Hello sa inyo. Saka sa bahay sa Bulacan, nakikinig sila mama. Hello ma, saka mga kapatid ko. Okay, yes. Isa pa muna, yung walang sawang naghahatid sa akin dito sa show. Oh, yes. Ang ating butihing husband, Troy Nicolas. Hi, Troy. I'll see you later. Okay. Maraming salamat. Wala na po tayong oras. Ito naman po ulit ang Let's Talk About Career. Ako po si Rod Magaru. And this is Grace Bondad Nicolas. Hanggang sa susunod na Sabado, maraming salamat. Yes, thank you. Natatanging career orientation na tutulong para sa tamang pagpili ng kurso at profesyon. Let's Talk About Career.